Magandang araw muli mga mag-aaral. Andito na naman ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman. Handa na ba kayong makinig at unawain at matuto? Mahusay! Ang aralin natin ngayon na ibabahagi ko sa inyo ay ang mga salitang magkasingkahulugan. Ang mga salitang magkasingkahulugan ay ang mga salitang magkapareho ang kahulugan o magkapareho ang ibig sabihin ng mga salita. Halimbawa, masaya, maligaya. Ikalawa, mabango, mahalimuyak. Ikatlo, guwang, butas. Ikaapat, nakita, natanaw. Ikalima, tumalon, lumundag. Ano ang napansin nyo sa mga salita, mga mag-aaral? Mahusay, sila ay may magkapareho ang kahulugan o magkapareho ang ibig sabihin. Tama, may pagsasanay ako, unang pagsasanay, tingnan at sabihin sa akin ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita. Okay, handa na ba kayo? Mahusay, ang una ay pango. Ano ang kasingkahulugan ng salitang pango? Tama, sarap. Ikalawa, maliit. Ano ang kasingkahulugan ng salitang maliit? Tumpak, munti. Okay, ikatlong bilang, masinop. Ano ang kasingkahulugan ng salitang masinop? Tama, matipid. Okay, ikaapat na bilang, mabaho. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabaho? Masangsang, mahusay. Kalima, masaya. Ano ang kasingkahulugan ng salitang masaya? Maligaya. Tama. Okay. Pumunta na tayo sa ikalawang pagsasanay. Sabihin sa akin ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Tama. Mahusay. Okay. Unang bilang, tahimik. Ano ang kasingkahulugan ng salitang tahimik? Tumpak. Ito ay payapa. Ikalawang halimbawa, maharlika. Mayaman. Tama. Ikatlo ay mahalaga. Importante. Tama. Ikaapat, maganda. Marikit. Tumpak. Ikalima, mahirap. Dukha. Mahusay. Ngayon ay, maaari nyo na ba sabihin sa akin ang kahulugan ng mga salitang magkasingkahulugan? Okay, ang mga salitang magkasingkahulugan ay ang mga salitang magkapareho ang kahulugan o magkapareho ang ibig sabihin ng mga salita. Tama! Okay, ngayon ay may isa pa akong pagsasanay at gusto kong sabihin nyo sa akin ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita. Handa na ba kayo? Mahusay, unang bilang, natuwa. Ano ang kasingkahulugan ng salitang natuwa? Nasyahan, mahusay. Kalawang bilang, nanlumo. Ano ang kasingkahulugan ng salitang nanlumo? Nanghina, tama. Ikatlong bilang, matayog. Ano ang kasingkahulugan ng salitang matayog? Mataas, mahusay. Ikaapat na bilang, ano ang kasingkahulugan ng salitang maestra? Guro. Tama. Ikalimang bilang, silya. Anong kasingkahulugan ng salitang silya? Upuan. Tumpak. Okay. Ngayon ay gusto kong kunin nyo ang inyong papel at ballpen. Isulat ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Okay, mahusay. Unang bilang, guwang. Ikalawang bilang, masaya. Ikatlong bilang, mahalaga. Ikaapat na bilang, maganda. Ikalimang bilang, nanlumo. Okay, handa na ba kayo para tsika natin ang inyong ginawa? Okay, mahusay. Unang bilang,
Ano ang kasingkahulugan ng salitang guwang? Butas. Tama. Ikalawang bilang, masaya. Ano ang kasingkahulugan ng salitang masaya? Maligaya. Mahusay. Ikatlo. Mahalaga. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mahalaga? Importante. Mahusay. Ikaapat. Maganda. Ano ang kasingkahulugan ng salitang maganda? Marikit. Tama. Ikalimang bilang, ano ang kasingkahulugan ng salitang nanlumo? Nanghina. Mahusay. Ilan ang nakakuha sa inyo ng lima? Mahusay. Ilan ang nakakuha sa inyo ng apat? Wala. Lahat kayo ay lima. Mahusay, mga mag-aaral. Okay, para sa inyong takdang aralin, sumulat ng mga salitang magkasingkahulugan at gamitin ito sa pangusap. Okay. Okay, mga mag-aaral, huwag kakalimutan mag-aral ng mabuti, araw-araw, magdasal, magpasalamat sa Panginoon, mag-ingat palagi, at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon. Ito ang inyong guro, si Evelina, nagsasabing sa susunod nating pag-aaral. Bye! Don't forget to like, subscribe, and share. Okay? Salamat!